Isang magandang araw mga kaibigan. Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo ng isang kapanapanabik tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, pakilike lang po ng ating video, pakiclick na rin ang subscribe button at ganun rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Chapter 2. Sinadya ni Nicolas si Tara sa kwarto nito na babahala na kasi ang mama niya. Tatlong araw na di umanong nagkukulong si Tara sa kwarto nito. Nagpapahatid lang ito roon ng pagkain. Kung hindi pa sinasabi ng kanyang mama, ay hindi niya malalaman ang tungkol doon. Naging abala kasi siya sa trabaho niya. Bahagya lang na nagulat si Tara nang pagbuksan niya nito ng pinto. "Hi, kailangan nating mag-usap." Pumasok siya sa kwarto nito nang hindi hinihintay ang paanyaya nito. "Nalaman ko mula kay mama na lagi ka raw nagkukulong sa kwarto mo. Hindi ka na rin daw lumalabas para kumain. Nagpapahatid ka na lang daw ng pagkain dito. Nag-aalala ang mama ko sa'yo. O mas tama sigurong sabihin na sa ating dalawa. Hindi kasi niya tayo nakikitang magkasama." Iniwasan niyang tumingin dito. Simple lang ang gayak nito, tank top at short. Niwala itong apply na makeup sa kanyang mukha. Ngunit sa kung anumang dahilan ay nakaramdam siya ng pag-iinit ng katawan. It was probably because her short revealed slim shapely legs that brought to mind basic need. "Anong gusto mong gawin natin?" "May gaganaping charity ball sa hotel na pag-aari ng aming pamilya. Gusto ni mama na umaten tayo." "Kailan?" "Mamayang gabi na. Hindi natin kailangang magtagal doon. Sasayaw lang tayo ng kaunti." "Sayaw?" Ngumuwi ito. "Hindi ko kayang sumayaw. Hindi nga ako makapaglakad nang hindi nababangga. Sasayaw pa ako. Saka, kailangan kong mag-aral." Natigilan ito. Nahulaan agad niya na may nasabi itong higit na gusto nitong isiwalat. "Mag-aaral ka ng ano?" tanong niya. "Kung ano-ano lang. Kalimutan mo na yung sinabi ko." "Hindi naman interesante yon." Nagsimula itong magparoot at parito. "Mali ang timing ng party. Pero kung kailangan nating pumunta, pupunta tayo. Pero hindi ako sasayaw ha." Napakunot noo siya sa nakitang pag-aalala sa mukha nito. "Hindi man ako ganun kagaling sumayaw, kaya ko namang mag-waltz kapag ka pinilit ako." "Hindi mo naiintindihan. Maliit na problema lang yon. Ang tawag ni Papa sa sakit ko." "It? Anong sakit?" "Actually, hindi ko alam kung maituturing na sakit ang dumapo sa akin. Ano ba yon?" "May problema ako sa coordination. I call it dangerously clumsy. Hindi ko man kasi sinasadya ay nakakasakit ako ng kapwa ko, kung hindi man ng sarili ko. Kaya kung pasasayawin mo ko, tiyakin mo lang na insured ang mga paa mo. Ganon kasama." "Nagpatingin ka na ba sa isang neurologist?" Umiling ito. "Ganito na talaga ako mula pa pagkabata, kaya hindi tayo pwedeng sumayaw. Hindi ka naman masyadong gagalaw. Mabagal lang ang isasayaw natin. Saka, parang gagalaw ka lang from side to side. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa'yo." Pinukul siya nito nang nagdududang tingin. "Talaga, trust me." Sumulyap siya sa laptop nito. "Anong pinag-aaralan mo?" "Nothing that would interest you," sagot nito. Dahil sa sinabi nito ay lalong naantig ang curiosidad niya. Lumapit siya sa mesa at tinignan ang naroong mga papel. Nagmamadaling dinampot nito ang mga papel. Pero huli na dahil nakita na niya iyon. "Masyado siyang overprotective dahil sa kalagayan ko. Ayaw niyang mag-aral ako ng college dahil natatakot siyang masaktan ko ang sarili ko o kaya ay may masaktan akong ibang tao. Pero gusto ko talagang mag-aral. Kaya naghanap ako
ng eskwelahan na nag-o-offer ng online courses. Bakit mo ginagawa ito? Gusto kong magkaroon ng karapatan sa sarili kong buhay. Ayokong umasa na lang sa papa ko o kaya ay sa lalaking mapapangasawa ko. Nagmamaster ka na. Bakit hindi mo pa sabihin sa papa mo na kaya mo na mag-isa? Hindi pa ito ang tamang panahon, sagot niya. Gusto ko pagharap ko sa kanya ay may ipagmamalaki niya na ako. Hindi sapat na nakatapos ako ng 2 undergraduate courses. Kailangan kong matapos ang master degree ko para seryosohin niya ako, tumangutango siya. The combination of her passion and vulnerability resonated deeply with him. Matindi rin ang hinaharap niya nang magpasya siyang mag-aral ng medicine. Your secret is safe with me. Alam ko ang nararamdaman mo. Nagkaroon din kami ng mama ng matinding pagtatalo nang magpasya akong kumuha ng medicine. Iba kasi ang gusto niyang kunin kong kurso. Gusto niyang maging kagaya ako ng kuya ko na iisang politiko o kaya ay isang negosyante. Pero wala sa mga yon ang puso ko, nasa pagdodoktor. Ngayon, lagi niyang sinasabi kapag ka pinakikilala niya ako na ako ang anak niyang doktor. She smiled and he felt a strange sensation in his gut. Gusto niya ang ngiti nito. Gusto niya ang pagnanais nitong maging malaya. Gusto niyang pagkatiwalaan siya nito at mag-confine ito sa kanya. Magkita tayo sa salas ng 8 ng gabi. Anyway, kailangan mo bang mag-shopping? Numiti ito na makahulugan. Hindi na, may dala akong damit. Paruot pa rito si Nicola sa sala. Pasado 8 na pero hindi pa lumalabas ng silid nito, si Tara. Hindi kaya nagbago ang isip nito? Napasinghap siya at nagpasya siyang sadyain ito sa kwarto nito. Kumakatok siya sa pinto pero walang sumasagot. Hindi niya napigilan ang mag-alala nang maalala niya ang kawalan nito ng body coordination. Baka na-aksidente ito. Kumatok uli siya. Tara! Nang wala pa rin sumasagot ay nagpasya siyang buksan ng pinto. Pero bago pa niya magawa iyon ay bumukos na ang pinto. Tumambad sa paningin niya si Tara na nakatapi lang ng tuwalya. Halatang katatapos lang nitong maligo dahil basa pa ang buhok nito. Drops of water dotted the swell of her creamy breast. Nanunuyo ang lalamunan niya. Nalaki naman ang mga mata nito. Oh, I'm sorry. Nag-aaral ako at hindi ko napansin ang oras. Pasensya na ha, bigyan mo ko ng 10 minutes. Binuksan nito ang isang drawer at kumuha roon ng underwear. Mukhang wala itong pakialam kahit na nakatapi lang ito ng tuwalya. His body temperature cranked upward. He wondered if her nipples were pink or dusky colored. He wondered how they would feel in his hand. In his mouth, nilingon siya nito. Galit ka ba? Hindi. Mas tamang sabihin distracted siya. Nag-aalala lang ako kanina. Huminga ito ng malalim at napatingin siya sa dibdib nito. Hindi man dapat ay bigla niyang nahiling na sana ay malaglag ang tuwalyang nakatapi rito. He transferred his gaze to her legs and he had a steamy visual of settling himself between her thigh. Dagli niyang ipinilig ang kanyang ulo. Kailangan niyang umalis. Yun ang tamang gawin. Hihintayin kita sa sala in 15 minutes. Sa totoo lang, wala pa akong nakikilalang babae na kayang maghanda para sa isang party sa ganong kaikling oras. Ngumiti ito. Kung ganon, oras na para makakita ka ng isa. Pagkalipas ng 12 minuto, ay nakita niya ito pababa ng hagdan. Biglang sumakit ang ulo niya. Nang makita niya ang suot nito, dilaw at brown gown ang suot nito. Masyadong malaki rito. Suot nito ang salamin nito sa mga mata. Tumutulo pa ang tubig na nakatirintas nitong buhok. Kahit hindi na kailangang magpanggap, ay naisip marahil nito na mas mabuting magmukha itong ugly duckling sa publiko. Under 15 minutes, wika nito.
Hindi nga lang tuyo ang buhok ko. Wala nang oras. Iyan ang kapalit ng pag-aaral ko. Are you ready to get this over with? Napailing siya. The transformation is amazing. Saan mo nakuha yan? Itinuro niya ang damit nito dahil wala siyang salitang maganda para doon. Madali lang. Nagtanong ako sa isang butik kung ano ang pinakabagay na kulay sa akin at kung ano ang pinakapangit. Bumuntong hininga siya. Pwede bang hubarin mo ang salamin mo kapag ka magkasama tayo? Bakit? Dahil gusto ko, sagot niya. Inilahad niya ang kanyang kamay rito. Halika na. Hinihintay na tayo. Tara had been dreading this moment. The entire evening. Maybe her entire life. Pinagmasdan niya ang mga taong nagsasayaw. Pawang nagagandahan at nagagwapuhan ang mga ito sa suot ng mga ito. Malamig ang kamay niya. Ramdam niya ang paparating na disaster. Mukhang kilala nga ang mga delgado sa buong bansa dahil dumadayo pa sa isla ang maraming socialities mula sa Maynila at iba pang kilalang syudad sa buong bansa. Hindi nakakapagtaka yun dahil dating sikat na artista at apo ng isang mayamang presidente ang ina ni Nicolas. Paminsan-minsan ay lumalabas pa rin ito sa mga miniseries sa telebisyon. Ang asawa nito ay tumatakbong pangulo ng bansa nang mapatay ng hinihinalang kalaban sa politika. May mga dumalo rin na international diplomat, mga artista at mga modelo. Naglisaw rin ang mga reporters. Huminga siya ng malalim para pakalmahin ang sarili. Wala dapat siyang pakialaman kung clumsy man siya. Wala dapat siyang siyang pakialam kung matapakan man niya ang makintab na sapatos ni Nicolas o kung mapahigaman siya sa sahig. Hindi siya dapat mahiya dahil wala siyang pakialam sa iniisip ni Nicolas tungkol sa kanya. Pero sa kung anong dahilan ay hindi niya maiwasang mag-alala. Siguro dahil hindi katulad ng ibang lalaki si Nicolas, hindi ito nagpapanggap na may gusto ito sa kanya. Natapos ang musika. Maya-maya ay pumainlan lang ang isang mabagal na musika. Napalunok siya ng lingunin siya ni Nicolas. Ready? Tanong nito. Hinawakan nito ang kamay niya. Kapag kakunwan ay iginiyasiya nito patungo sa dance floor. Numiti ka naman. Para kang bibitayin eh. Sasayaw lang tayo. Madali para sa'yo na sabihin yan. Inilagay nito ang isang kamay niya sa balikat nito habang ang isa ay hawak nito. Kapag kakunwan ay humahawak ito sa bewang niya. Sumandal ka lang sa akin. Ako nang bahala sa'yo. Tiningala niya ito. Nasilaw siya sa ilaw na nagmumula sa chandelier. Naramdaman niya ang unti-unting pagkawala ng balanse niya. Napahigpit ang pagkakahawak niya sa balikat nito. Okay ka lang? Tanong nito. Lalo pa siya nitong hinapit palapit. Naninikip ang dibdib ko. Dahilan para mahirapan siyang huminga. Medyo nahihilo lang. Ilang taon ka na nang magsimula ang problema mo sa coordination? 11 years old. At nalalaman mong umatake yon kapag ka nahihilo ka? Hindi naman. Nung bata ako, pakiramdam ko ay may tumutulak sa sahig o kahit anong bagay na tapakan ko. Tumawa ito. It was a sexy laugh. Naranasan mo na bang mabalian ang buto dahil doon? Tumango siya. Kaya nga masyadong overprotective si Papa. Hindi niya kaya na nakikita akong nasasaktan. Kaya nag-hire siya ng mga bodyguard para bantayan ako. Hindi sa ibang tao, kundi sa sarili ko mismo. Hindi ko man kasi sinasadya ay nasasaktan ko ang sarili ko. Pero kung iniisip mo na isa itong medical condition, nagkakamali ka. I'm just plain clumsy. Inconvenient pero hindi nakamamatay. Basta maingat ako. Hindi ito nagkomento. Animoy nag-iisip ito ng malalim. Nicolas, gaano katagal natin itong gagawin?
hanggang sa matapos ang kanta. Natatakot ka na bang matumba? Hindi, sagot niya. Alam niyang hindi siya nito hahaya ang matumba. Pero hindi niya maikakaila na may mga bagay na nakakadistract sa kanya. Katulad ng amoy ng aftershave cologne na ginamit nito. Masyado silang malapit sa isa't isa, kaya nasasamyo nila ang isa't isa. Pero alam niya na gusto lang siya nitong protektahan. It was nothing sexual. That didn't change the fact that she was too aware of her breasts, fresh against his chest, and his hip brushing intimately against her. Nagdudulot iyon sa kanya ng banyagang pakiramdam. Ano bang nangyayari sa kanya? Dahil sa pag-iisip ay hindi niya nasundan ang kilos nito. Nawalan siya ng balanse at natapakan niya ito. Mabuti na lamang at hawak siya nito ng mahigpit, kaya hindi siya bumagsak sa sahig. Sorry, pasensya na. Wala yun. Huwag kang magsisinungaling sa akin. Masakit yun. Yes, but I'm alive. Masakit lang pero hindi ako nasugatan. Napailing siya. Kakaiba rin ang sense of humor mo, no? Oo, at dahil doon ay nagtagumpay ako na madistract ka. Para kasing nawawala sa sarili kanina. Dapat ipakita mong nag-e-enjoy ka lang. Mukha kasing tinotorture kita. Hindi nga ba? Tanong niya. Relax. You are majoring in psychology. Use a mind trick. Magkunwari ka na ako ang dream man mo. Wala akong dream man. Pumalatak ito. Sounds like a bad case of denial. Okay? Ikaw, ano ang dream woman mo? Isang babaeng ayaw akong pakasalan at hindi ako pipigilan na gawin ang mga pangarap ko. Ano kaya yun? Kapatid mo ba ang tinutukoy mo? Hindi pa ako tapos. Add passion, intelligence, and great legs. You want a great lover then. Nakahinga siya ng maluwag. She was sexually inexperienced, kaya hindi siya qualified na maging dream woman nito. Mabuti yun. Nang matapos ang musika, ay nagyaya na siya na umuwi. Pagkalipas ng 2 oras, ay nasa kwarto niya at nasa bahay na ng mga Delgado. Nagbabasa siya ng libro tungkol sa advanced biopsychology nang maisip niya si Nicolas. Kung siya ay nag-aaral, malamang nakasama ni Nicolas ang dream woman nito. An image of heat, nakedness, and need slithered through her mind. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Pilit na itinututok niya ang pansin sa binabasang libro. Nagtatagumpay na siyang mabaling ang pansin niya roon nang makarinig siya ng mga katok sa pinto. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sino yan? Tanong niya. Ako to, si Nicolas. May dala akong pagkain. Hindi ako makatulog. Nakita kong bukas pa ang ilaw mo nang pumunta ako sa kusina. Binuksan niya ang pinto. Ang balak niya ay paalisin nito. Subalit, nang makita niyang pagkain ang dala nito, ay kumalam ang sikmura niya. Noon niya naalalang hindi pa nga pala siya naghahapunan. Pinapasok niya ito. Sinabi niya sa sarili na kakain lang siya at papaalisin na ito. Kagaya ng unang punta nito sa kwarto niya, ay hubad-baro ito. Wala ba itong robe o kahit na anong pwedeng ipantakip sa katawan nito? Salamat ha, nakalimutan kong hindi pa pala ako naghahapunan, aniya. Walang problema, wika nito at ibinaba ang tray sa kama. Gising ako. Madalas ka bang hindi nakakatulog? Tanong niya. Kapag ka lang maraming gumugulo sa isip ko, sagot niya. Kumagat ito ng sandwich bago umupo sa kama. Kumuha rin siya ng sandwich. Katulad ng ano? Katulad kung paano poponduhan ang mga pre-clinic na gusto kong ipatayo. Sa palagay ko, pwede akong mag-recruit ng mga volunteer doctor para magserbisyo 1 o 2 beses kada buwan.
pero nangangailangan ako ng pondo para sa supply ng gamot at medical facilities. Itinigil na kasi ng gobyerno ang Doctor to the Barrio. Gusto kong i-revive yun dito. Inilipat ko ito sa kapatid ko at kasama na yun sa mga project niya. Pero alam mo naman ang Pilipinas, baka matatagalan pa bago kumaisagawa ang plano. Kailangan mo sigurong mag-set up ng charitable foundation o kaya humanap ng sponsor. Suggestion niya. Tumango ito. Ang problema, hindi ko yan area. Doktor ako. Ang sabi mo marami kang iniisip. Ano pa yung iba? Tinignan siya nito ng mataman bago ito nagsalita. Kaya mo bang magtago ng sekreto? Ayoko makarating ito sa mga reporter. Iniiwasan ko ang mga reporter. Tungkol ito sa kapatid ko. Sino sa kanila? Tumawa ito ng pagak. Namatay ang bunsong kapatid kong lalaki sa isang boating accident nung 3 years old pa lang siya. I'm sorry. Naniniwala ako, kami ng pamilya ko na buhay pa siya. May natanggap kaming sulat na may hibla ng buhok niya at botones mula sa jacket na suot niya nang malaglag siya mula sa yate. Nagbabakasyon kasi kami noon nang mangyari yon. Ipinasyal kami ng tito namin gamit ang yate niya nang biglang may dumating na bagyo. Hindi kami makabalik agad at muntik nang lumubog ang yate. Nalaglag ang kapatid ko sa tubig. Ipinahanap siya ng mga magulang namin pero hindi na siya natagpuan. Halos ikamatay ng mga magulang ko, lalo na ang mama ko. Ang pangyayaring iyon, ang sabi mo ay naniniwala kang buhay pa siya. May idea ka ba kung ano ang nangyari sa kanya? Haka-haka lang. May inupahan na kaming private investigators para mag-imbestiga tungkol dito. Ipina-DNA test namin ang buhok na ipinadala sa amin at ayon sa resulta ay perfect match iyon ng DNA namin. Naisip niya, ano kaya ang mararamdaman niya kung siya ang nawawalang anak at magkakaroon uli siya ng pagkakataong makita ulit ito? Ang mama mo, pinipilit niyang magpakatatag pero pinanghihinaan din siya ng loob. Kailangan kasi lalo na nang mamatay si Papa. Kailangan niyang maging malakas para sa aming mga anak niya. At dito na po nagtatapos ang ikadalawang bahagi ng aking kwento. Hanggang